Siguraduhin mong kapatid mo yung kinakausap mo. Baka pinaglalaruan ka na pala ng iba. Story time. Totoo po itong story ko. And base po ito sa karanasan ko. 2 years ago na rin, pero hindi ko talaga makalimutan yung nangyari sa akin. 3 lang kami sa bahay. Ako, tsaka yung kapatid kong bunso at yung papa ko. 11 PM nung nagmo-module ako. Tapos, yung kapatid ko, tulog na ng mga oras na to. Tapos, bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Kaya bumaba kaagad ako para mag-CR. Pero bago ako mag-CR, sinilip ko muna yung kapatid ko sa kwarto namin. Kung natutulog na ba. Kasi, maaga pa yun papasok bukas. Pagkita ko, tulog na tulog na yon. Dahil na rin siguro, pagod, kakalaro maghapon. Pagkatapos nun, bumaba na nga ako at pumasok sa CR namin. Habang nasa CR ako, may narinig ako sa hagdan na parang may bumababa. Ang inisip ko kagad, yung kapatid ko yon na bigla na lang nagising. Hanggang maya-maya, narinig ko na yung mga yapak ng paanon na papalapit na yon sa kortina ng CR namin. Alam ko kagad na yung bunso kong kapatid yon kasi mahilig kami manggulatan nun at magtakutan. Gawa nga ng kami-kami lang sa bahay na to. Saka wala kasing pinto yung CR namin, kaya kortina lang. Kaya makikita mo kung merong tao sa harap ng CR. Kaya nung papalapit na yung yapak ng paa, tinawag ko kagad yung kapatid ko. Hoy bunso, huwag ka nga magtago dyan, sasapakin kita. Hoy, ang kulit mo ha. Pagkasabi ko nun, biglang sumilip siya sa kortina ng CR namin. Nanoo lang ang kita. Inalis niya kagad yung noo niya at tumawa pa yun na parang nang-aasar. Kaya pagkatapos ko mag-CR, lumabas kagad ako at sa sobrang inis ko, hinanap ko siya kagad sa baba namin. Pero wala siya sa kahit anong sulok na yun. Kaya umakyat kagad ako sa taas. Nakita ko, natulog yung kapatid ko. Sarap na sarap yun sa pagtulog niya at humihilik pa. Sinubukan kong gisingin yun pero tulog mantika sa ng gabing to. Dito na ako nakaramdam ng takot. Biglang tumaas yung balahibo ko. Tapos dito ko na tinanong yung sarili ko. Sino yung sumilip? Di ako pwedeng magkamali. Pareho yung tawa at yung ulo nila ng kapatid ko. Kaya kinabukasan, tinanong ko kagad yung kapatid ko. Pero hindi niya raw alam ang sinasabi ko. Kaya nang mangyari to, hindi na ako basta-basta nagsi-CR ng hating gabi. Baka sa susunod, hindi lang noo ang isilip niya. Kung hindi, yung buong mukha niya na.